And I'll be okay.
of the teams na na-mention nga natin, veteran skill, veteran experience, and especially, sino kaya ulit yung magbabalik dun sa lakas or yung pinaka potential or yung peak potential scale level nila bilang isang crossfire player? For sure, for sure. And ang kara na naman yung usapan natin dito, no? So from my knowledge dito sa Vanguard, ayun nga, that's Tetsu most likely sniping dun sa mapa na yun. He's kind of, I wouldn't say new dito sa role ng sniping, but yun nga, in-assign sa kanya yung sniping na role, and then all of a sudden it worked out. I was like, whoa, Tetsu's actually, you know, a really good sniper. Kaya niya makipagbantay with the best of the best galing sa mga ibang teams, pero Rhea 7, man, they also have their own sniper, so hindi dapat i-doubt ang ating kabilang side. Pero we are gonna finally throw it dito sa ating map number 1 of the last series of the day, R7 dito sa ating BL side, and Vanguard dito sa ating GR. And see, tignan natin, Rhea 7 again, paano kaya nila didiskartihan to up against the dynamic defense na pwedeng establish ng Vanguard. So looking forward, Tetsu, the sniper para sa side ng VG. Pulado agad. Oh, bam. Yun lang. Instantly got caught off guard dito sa B side. Silent, nakuha na kasi Aiden dito ng CA. And the rest of the squad, mahuhulog nga ba? Hindi. Nakasagot rin sila ng dalawa dito. No scope, not gonna work para kay Tetsu. Charles gets one in return. Fall X, nakuha si Zeke. San nakaplant ang C4? Yan ang tunay na tanong. Fall X, what a one tap with the AK, tapos naka-plant pa dito sa spawn, so a defuse is possible. Kitang-kita na si Silen. And just like that, a chaotic round sa first round natin, pare. Tetsu nagkamali na nga dito sa high mid, not hitting the om shot, napabalik agad dito sa exit, bumalik sa RS, pero CLD at Fall X stepping up huge dito sa round number 1, pare. Ibang klase yung mga skill set na kayang i-offer on the side of Vanguard. And Rhea 7, good start na sana yon for that round. But unfortunately, ang bilis ng adjustment, ang bilis ng naging backup plan on the side of VG. And as of now, Aiden, mukhang nakakuha agad siya ng damage on the side of R7. But right now, Fall X and the rest para sa side ng Rhea 7, kailangan nilang i-sure dahil mukhang nawala agad itong si Arsec. And Tetsu ngayon, bumabounce back dun sa kanyang pagbawi nung round number 1. Oh, but he dies immediately. Tetsu, HM control is gone. Pero si Ben gusto yata makahanap ng isa as well. Pero si Silen, nasa loob na ng hotel kanina pa looking for that pick. And that means mapapabalik ang Vanguard dito, at least for the A site. Pero CLD naghanap ng proactive play dito sa mid, pero si Silen nakabantay pa rin dito sa likod ng Rhea 7, pare. No way. Olex and Aiden, may kita pa rin talaga natin. Paano nga ba talaga sila kukuha ng advantage dito? 2 versus 1 or 4 versus 1. And now, Fall X, nakakuha ng magandang sagot dun sa naging tanong. Pero uy, nahulog! Pero Fall X again, mapaganda pa yung paghulog niya dun sa may bababa. Again, napaganda nun para side ni Charles. 1-1 para sa dalawang teams natin dito. Rhea 7 may instant na sagot. Na-punish na naman si Tetsu dito sa high mid despite getting yung opening pick. No, I think the repeak, hindi yata in-expect na ganun nakalapit ang kanilang mga kalaban. Pero look at this set play galing sa side ng VNG. And mukhang gusto yata pumasok dito ng Vanguard ng LA para mapatulak nila palikod ang Rhea 7. Nasa kanila ang CA. Tetsu with the kill kay pa. Pero medyo weak yung kanilang B-side defense. Pero CLD! With the one-man defense dito sa RS, pare, si Silent paakit na ng B. Nakita na nga na merong isang tao dito sa likod ng batteries, pero I think it's too little too late, pare, 4v1 na yung situation. Oh no, Silent, paano nga gagawa ng paren ito up against the 3 members? Tetsu ngayon yung pinakamalapit na pwede niya makuha. Ooh. And there we have it. Makakuha sila, but a double pick setup. VG once again, Vanguard winning that round. Sinurbol na nila yung very last player dito. Silent, of course, very big threat galing sa side ng D7, and you can't underestimate itong si Silent at all. Pero CLD with a stellar double kill dito sa HM, pare, para nasa kanila pa rin yung control
Tetsu losing the initial fight sa A-Silent na naman. Getting the pick off dito kay Bim. And the better timings para sa Rio 7 sa start ng ating round is gonna give them the 3v5 advantage. Ito na yung inaabangan natin eh. Yung nakakapagsagutan, yung dalawang team na nakakapagsabay pa sila in terms of the kill and in terms of initiating this round. And there we have it. Napakalinis so far on the side of R7 kung gaano nila nakukuha yung mga kills na gusto nila makuha. But right now, CLD na Aiden ngayon, makakuha sila ng kill. Pero syempre, a good trade again on the side of Ba. Ayun lang. Hard. Really hard time. Very risky play. Kala kay Tetsu once again to go for that peak. I think nasa A site na yon na ni lost yung sniper from the LA player. So let's see kung ano adjustment dito ng Vanguard ever since that last round. And it seems like it's the exact same thing, no? Tatlo pa rin dito sa A site. Gusto nila i-aggressive itong 5 box. Pero Tetsu, bumawi na naman. He refuses to get off yung angle, pare. Napakahirap talaga na itong dalawang teams na to. Alam nila yung strength and yung condition ng bawat isa. And especially this one na yung mga playstyle ng side ng R7 and especially Vanguard na kaya talaga nila ma-pick off yung isa't isa. And especially once na malaman lang nila na mali yung angle mo, kayang-kaya agad nila ma-punish. Pero nanahimik bigla yung round natin. No one is speaking anything. Tetsu, nakuha si Zeke. Pero Aiden, asas patanta dito sa Aiden. Really good attempt galing kay Fall X. Pero Va at Arsec getting both members. Pero medyo mabagal ang kanilang pag-settle dito sa A site. Si Tetsu mahuhulog. And all of a sudden, yung advantage ng Vanguard na wala bigla. So kailangan may mag-hero play sa isa sa mga players dito. Either si Bem or si CLD. Both of them can do it, pero wala man ang ganda na ng posisyon dito ng R7 eh. Alam na alam talaga nila kung paano gawa ng paraan yung mga gandong bagay. CLD trying to get and to claim this retake. 14 seconds left mga kaibigan, pero CLD ngayon papasok. Pero what a good retake para sa side ng Vanguard. Enough yung time para sa side ni CLD to defuse the C4. Yun lang. Since naka-plant naman para dito si Stairs, I think na they could have focused yata itong si CLD para i-clear agad yung vent since that's one of the better spots to hold dito sa A site natin. But a really good timing between yung dalawang players to push at the same time para ma-pressure itong A site to split the attention ng mga nasa loob. And just like that, Vanguard, kinuha na naman yung lead dito sa game natin. Rhea 7, what is the adjustment? Mukhang ganun pa rin, Silent on his own, looking for that individual play, which, to be fair, no, gumagana naman for the past few rounds, especially kanina na pa napapatay si Ben dito sa hotel. Uh-huh. Pero, yun nga, if he cannot find anything, then mahirap i-read dito yung Vanguard. Once one of the players na ng isang team is mawala talaga, eh, napakahirap rin maka-recover. So, Aiden and especially this sniper player, na meron si Arsec na yung potential niya na makakuha ng kill is one of the crucial one na pwede nila makita. Pero doon si LD na sa pelikuran! Hindi niya napansin. Silent ngayon na bigla doon sa ganung play. Yep. And since napatay nila si Silent, they're expecting an A-take to happen para sa side ng Vanguard. And that means kailangan may mag-separate galing sa side ng Rio 7 to look for that additional information. Pero tatlo lang sila kapasok dito sa A. It could be enough. Pero Fall X with a double kill. Gamit yung AK. Si Va nakuha ng trade. Aiden, can he get the 2K of his own? Si Zeke naka-peak and hindi niya nakuha. What a hold! Galing kay Fall X at Aiden. Bin pareho sila sa room A. It was a 2v3. But that was enough para i-cover itong A side, pare. Good communication. Good chemistry on the side of CLD and Aiden. Alam na alam talaga nila kung saan yung option na pwedeng puntahan ng R7. Napaganda ng prediction nila and syempre, nandun pa rin naman talaga yung sistema nila sa pagkuha ng mga kills. Katulad dito, makikita mo pa rin naman Polex creating a space once again para sa side ng Vanguard na minus 1 pero Tetsu, one of the crucial player na kailangan talaga nilang tignan. Yo! And still, 4K and make it a wonderful 5K ace para sa side
ni Folex. Yeah, Folex. I think magsistay ka sa CF for a while, man. That's for sure. Stay over here first. This is where he's meant to be, pare. Tapos nakita mo naman yung ganun? What? Folex is absolutely rolling ang opensa dito ng Gia 7 Tetsu with a very nice opening pick. He doesn't have to go that aggressive. And I like yung attempt doon ng Gia 7. Pinauna nila si Silent. That could have been bait information na siya yung lurk and then eventually papasok sila as they're rotating. Pero ready doon yung Vanguard with the discipline on the defense. Zeke, nakita na nga si Tetsu dito sa mid. Silent's out of the picture. CLD, great hold with the M4. Charles getting the kill pero nakapasok ng RS. Alam na ni Bem kung nasan siya. And meron pang dalawang players sa likod. Aaron, this is not looking good. Ay. Adjustment. Folex again once again. Kamunti ka na sana yun. Pero Aiden and Brem, may kita nga natin. Charles, kaya niya nga ba ito? Naiipit siya kahit papano. Pero nandun yung pagpasok. And once again, Vanguard. Nakuha at established nila yung depensa dun sa may A-site. Kaya dun sa naging adjust ng side ng R7 na gumawa na lang ng play sa B, hindi rin gumana kahit papano. Grabe. And it's the story of two really good defenders, no, sa magkabilang side ng mapa, CLD at si Folex. You have to go through them upang makapasok ng mga sites natin. Pero gusto nilang pumasok ng hotel at second mid. Pero tignan mo naman, no, si Bem gumumawi dito sa hotel. Van, nakuha na nga si CLD. Tetsu getting one in return. And ang bilis ng reaction dito ng Vanguard, pare. As in, pag-push dito ng V7, the rest of them file in kung nasan sila nakatayo. And Vanguard, that was a quick half. A very quick half, pare. Parang ito ata yung so far pinaka mabilis na transition simula nung series or match number 1. Ngayon na match number 3, kala na naman natin mas dikit to. Parang one-sided so far on the side of Vanguard yung nagiging resulta. Grabe. Vanguard, yun nga, no? Yung from what I've heard galing dito sa Vanguard, after ng Masters qualifier, sobrang gigil daw nila. Sobrang gigil nila manalo. And this is very evident dito sa map number 1 natin on Ankara. Not much mistakes other than yung odd kill dito sa my hotel and the odd mistake sa pag-cover ng mga ibang players. But the rest of the rounds, yun nga, they look very, very good. Pero titignan pa natin, 4-1 strat actually. Merong isang tao sa mid, isa lang inaan dito sa A, Silent, who's been fragging well so far. So kayang-kaya na naman i-defend yung A na mag-isa lang. Pero ito yung tension na hinahanap dito ni Vanguard dito, Aaron. Look at the map. Mid is taken. That means Vanguard, nag-away na sila ng options dito kung saan sila papunta. Ang hirap na ito. Si Silent lang yung dumedependent sa may A-site. Now, open yung A-site. Ang daming mga flashes na binato pero good recovery para sa side ng Rhea 7. Nandun yung dalawang member nila sa may likuran pero na-smoke out yung vision. Folex will fall down. Pero apat pa rin yung nananatiling buhay para sa side ng R7. Pero pulado lahat ng mga members on the side of Vanguard. Napakalalimata ni Brem. And the side of Aiden ay papasok na pero hindi nila napapansin. Nandun CLD. Sa may gilid, CLD. And also Tetsu, the sniper player. 2v1 scenario. Pero kakayanin niya kaya ito. Napakadelikado ng angle na kanyang pinipili. Pero magre-rest pa kaya siya dahil yung smoke, mabablock yung kanyang vision. Pero Tetsu, sneaky play para dito sa sneaky way play. And what a good flick! And there we go, tumalun si Zeke! Nahulog! Napaganda pa! Oh no! Grabe naman yun, Tetsu! With the unintentional 1v2 on that last player. And si Zeke yata, he was looking to kill itong si Tetsu bago siya mahulog in order to get that round. And Arsec, nakuha na nga si Tetsu, pinatigil na siya. And Rhea 7, it's falling apart dito na sa second half pa lang, sa first round ng second half. And what an unexpected round, pare. Hindi ko alam na nangyari doon, honestly. Ang hirap isipin na ganun nanalo yung kalaban mo. Pero again, Brem with a good fall-off dun sa casualty. 1-for-1 trade lang yung nangyari. Pero Folex ngayon hindi nagkakatamaan. Pero Orsec again with the 3K para side ni Folex. Orsec, paano niya kaya to with a good pick para dito kay Folex for the 4K. Nakikita na nga ba natin yung magandang kill
for the side of Polex, maganda yung angle na kanyang babantayan, pero andun pa rin naman yung C4 na kailangan nilang i-plant. CLD ngayon, nasa kanya yung C4, pero nandun sa may gilid, hindi niya pa nakikita. Polex ngayon, with a good recovery. Vanguard, Jesus. Isang round na lang para i-secure itong map. I don't know, man. I don't know what is Folex on dito sa first game natin, pero for sure he is here to make a statement sa mga ibang teams dito ng CFS Impact. I am here to play. I am here to beat everyone. And Ria 7, unfortunately, ganito ang sitwasyon para sa kanilang Ankara. They're such good players, pero Vanguard, they're on another roll at the moment. Pero Va, tinigil na agad yung push dito sa vent. Zeke and Va, and you see for the hulog pa, Tetsu gusto i-trade. Tetsu with the shot! Oh, ano nangyari Folex sa side? Walang dipantay ng floor A! Nakapasok to si Folex, and again, silent na lang dun de depensa sa may A side, pero nakakuha pa rin siya ng kill. This is gonna be a good recovery kung ikaw ang side ng R7, pero what? Nandun pa rin naman, Charles versus the side of Tetsu. Ang ganda ng kanilang naging depensa kahit nagkaroon sila ng disadvantage dun sa side. Ako yun na heart attack para sa Ria 7 eh. In that situation, walang nakabantay sa floor A. Nakalagpas yung isang player. Got the kill dito sa vent. Tetsu with the return. Pero Charles just in time coming in. Galing dito sa CA to peek into the final player na si Tetsu na nakatalikod. Expecting the last player to be exit. Pero ito naka midrush. CLD instantly getting itong si Silent. B-site is wide open. Yung hotel hindi pa clear pero pwede pang umikot-ikot dito yung Vanguard, but they decide to go for it instantly. Tetsu with the pistol! Nakuha na agad si Charles Arsec. Instantly taken down dito ni Paul X. And winnable, honestly, kung makuha dito si Aiden. Paul X ba? Pero yun na nga. Grabe yung presence ni Paul X. To penetrate to, kailangan mo talaga silang biglain ng malala bago sila mahulog dito. CLD with some very nice holds, and etong si Bem as well, despite being killed by Silent for some rounds, ang ganda ng kanyang recovery right after. And si Tetsu getting some great openings para sa kanyang team as that sniper, one of the more aggressive snipers na nakita natin today, no? Napakadaming factors na nabigay sa atin ng dalawang team, and especially at the side of Vanguard. Dito mo makikita talaga yung mga playstyle and syempre yung mga bonus pick-off katulad dun sa clutch na nakita natin on to the side of Vanguard. We're in Zeke. Noon nahulog siya, ayun yung pinaka-winning formula na sana nila to regain their momentum back. So makikita mo talaga kung paano madepensa ni Aiden, CLD, ni Folex, yung A-side. Kumbaga, hindi na pinalipas pa. And this is gonna be the clutch play ni Folex sa A-side na kinaya at kinaya niya talaga lahat ng pwedeng dumaan sa pero kanya. Pero ito talaga eh. Ayan yun. Oh no, Tetsu.
Bit of a luck of the Irish para dito sa side ng Vanguard, but still, you know, whatever they want to give you, you know, kung ibibigay sa inyo, why not receive it? And they got the points at the end of the day. So, ayun nga, a roaring start para dito sa Vanguard for map number 1. And I think one of the main reasons kung bakit ganun ka-dominant na nakita natin yung performance. And especially pagdating dito sa second half, I think hindi nabigyan yung Re7 time para mag-isip dito. No adjustments could be made para pigilan ang yung ginagawa dito ng Vanguard. Pero ito na kayo set summary natin. We are gonna see the scores galing sa ibang mga players. And here we go. CLD 1.63 and a very nice performance galing sa kanya dito. I think Folex, I think the H&K is different. Pero yun nga, we're gonna have it fixed a little bit. Pero Folex definitely, gusto ko makita yung headshot per, yung headshots per kill eh. Feeling ko it's around 0.70, 0.80 siguro. Kasi even 0.90 man, kasi puro headshots lang nakita ko kanina. Napaka-accurate niya all the way from the previous round na nakita natin. And again, mamaya makikita natin yung full
Exolo Kita ba Souls? Parang dikit ah. Parang close game nga. Napansin ko din. I'ma give it to Soms Riemann sa Tuas for game 3. Okay. Talagang kailangan i-prove rin talaga ng mga teams natin para bukas. Again, we have a 3-match schedule. And sa mga susunod na araw, kung di ako nagkakamali, may mga 4-match-up naman. So, napakatagal na crossfire action yung ating makikita on to the day number 3. Kasi dun magkakaroon talaga ng 4-match. At ngayon, mukhang matutuwa yung mga viewers natin na nanonood dahil papasok na ulit tayo sa ating map number 2. Wala nang masyadong kwentuhan. Action ngayon. Oh. Ayun na nga. Action na agad. Kagaya ng sinabi mo, Aiden at Silent nagkatakpo. Nagkatakpo dito sa ating B house. Pero back off agad dito. Rungrea 7 and instant mid control para sa side ng Vanguard. Mabilis agad yung action at medyo nainip nga yung mga viewers natin. Pero syempre, andito na yung action na yun na ating makikita. Hindi rin tayo makakita agad ng first casualty for this round. So parang mas nagiging play safe ngayon so far ang dalawang teams natin. Yeah, I'm 2 topics away dun sa fill natin, man. Not gonna lie, before maubos. Pero buti na lang, nag-on na agad yung Black Widow dito. Pero Vanguard, looking for a pick-off dito sa may short area. Pero hindi nila pwede madaliin dun eh. Kasi nandito sa ilalim si Arsec. Ooh! And that could be free damage. Pero LA, nahanap na agad si CLD. Pero Paul X, looking for that trade dito sa long player. Instant kill dito kay Charles. That means there could be a wraparound dito sa LA. At sa short. And just like that, in one fell swoop, naubos yung mga A players. And Vanguard, sabay-sabay na pinasok yung A side dito, Aaron. Makita natin yung discipline play style on the side of Vanguard na kung saan isa pa lang yung nawawala on the side of R7. Sunod-sunod na sila nag-audition. Parang in-snap lang yung daliri o yung kamay dito. Nakita agad nila yung opportunity na pasukin agad yung A-long. But right now, tatry lang natin yung spam. Pero R7, Silent ngayon and Va getting that kill. Pero Fall X ulit. Wow. Mag-iingay dito sa ating laban. Especially CLT. The support system na itong dalawang ito is sapat na sapat na para mapasok itong A-site. At ganun lang din kabilis. Round number 2. Alright. I guess, Vanguard, baka may pupuntahan yata sila after nito, Aaron, kasi I mean, definitely, nagmamadali sila para ipanalo yung first 2 rounds natin. And you can blame them, no? Minsan, dito sa Black Widow, you do get stuck on some sides of the map and nabibigyan ng chance dito yung Re7 para mag-adjust. Pero yung Vanguard, di nangyayari sa kanila, eh. Once they see an opening, talagang pasok kung pasok agad. Pero dun sa may gitna, Va, tamang pick off o tamang pick lang dun sa may mid side rin, other side. Pero syempre, the side of Vanguard, kung kailan kailangan ngayon nila mag-push na mabilis, passive muna sila kasi pwedeng nalaman na rin ng Rhea 7 yung adjustment. But most likely kasi mas maglilin towards sila dito sa may B side. Pero slow play lang. Galing sa side ng Vanguard. And this change of pace, no? Siyempre, may inip pa dito yung reset kung saan na napapunta yung ating squad. Pero CLT does not get through si Zeke. Tuloy-tuloy lang ang kanyang spray dito sa may sword. Getting 3. And si Arsec nakitulong na rin. Silent with the last kill dito kay Bem. And grabe, once the fight start, pare, ubusan talaga. Nagulat ako dun kay Zeke kasi imbes na itigil niya na sana yung pagbaril niya, eh, nagbigay pa rin talaga na magandang information on the side of BG na, eh, sige, pagpatuloy mo lang yan, kontrolin mo lang yung recoil. And once again, 3K para side ng R7 kanina. And again, makikita mo pa rin, first kill na makukuha nila is Zeke. And Fall X pa nga with another good opening kill. And, uy, may onting push dito sa short. Mag-isa lang si Tetsu. Nakita na nga si Va dito sa trend. Pwede nilang ipitin dito si Va. Scope, leg. Leg lang ang natamaan dito kay Arsec. Good attempt though. Galing dito kay Tetsu. Kung nakuha nila yung trained player, feeling ko tuloy-tuloy na tong A-site man eh. Napakaganda yon. Pero again, nice try pa rin. Pero good advancement on the side of PS7. 3 versus 3 Aiden ngayon on the smoke. Pero tamang pray and spray para makuha yung kill.
on the side of Charles, CLD. Doon sa may gitna, makikita doon sa may link. Pero syempre, Va ngayon ay tutumba. 3 versus 1. Arsec ngayon, Pulado. Pero doon sa may corner, makikita pa rin yung ulo niya. And there we go. Huge win na naman ito para sa side ng Vanguard. Yep. Yung key talaga sa pagkapanalo dito ng Vanguard, no, even if ma-pick off yung isa sa mga players nila, is just them getting one kill para ma-split yung defense dito ng Re7, and they slow down the round by a lot, pare. Hindi nila pinapabayaan yung kanilang base, pero ba, around the corner, Folex nakakuha na naman a headshot. CLD with a double kill. Dediretso ba nila dito ang A long? Nasa na, wala ng sniper dito yung Re7. Hindi nila mabantayan yung cross ng maayos. Arsec na lang mag-isa. Aiden binabaan. Pero hindi pa rin nila mahanap si Arsec. Arsec out in the open. And Vanguard with another good round, pare. LA exchange lang. Napaka fast pace nung nangyayari. And especially both teams, parang ganito rin yung nangyari kanina. But especially right now, Re7, mas nakapag-establish sila ng magandang depensa. Pero fortunately, Vanguard, mas ready lang rin talaga sila sa mga aim nila. Especially dun sa mga position na alam nila kung saan ang side ng R7. Ooh, good shot. Good pre-fire galing kay Arsec. Ba? And Arsec, silang dalawa ang nagpapakitang gilas dito. And pati si Folex, nahulog na rin. Ba? Hindi nakita si Bem dito sa may waters. Silent. Great spray. And ayun na nga, nakabawi na ang Re7. Grabe. Yung... kagaya nga na sinabi ko kanina, Aaron, once the fight starts, hindi titigil until one of the two teams, all five of them are dead, pare. Ganun talaga yung naging sistema on the side of R7. Especially the side of BG. 4-2 score, yes. Di pa ganun kalamang yung ating score. Kaya pa rin habulin on the side of Re7. And still, eto yung magiging default play ulit natin. Waiting lang sa mga magiging first initiate kill, tapos iwas lang once na makuha agad yung site. So, let's see, paano pa i-work out to on the side of Vanguard? Mm-hmm. Pero ito na nga eh, change of pace na naman galing dito sa Vanguard. Now it's play for picks para sa kanila dito. So magsispread out sila ng konti, maghahanap sila ng player na just a bit overextended, no, para sa kanyang position. Pero ang ganda ng position ng Re7 dito sa short, no? Just in case na gustong dumiretso ulit ni FallX dito sa short, there's gonna be two players on your face at the same time. Ooh! Doon sa flash na yun, ang daming na biktima, ang daming nakuha, pero FallX again! 2K! Napakabilis ng pangyayari doon sa A short, pero Tetsu, hindi gaano tumatama yung mga bala on the side of Arsec, pero mapapunish pa rin nila, isa-isa na naman nag-audition, and Charles na lang natitira doon sa kanilang base. At ngayon, kailangan niyang depensa at kukunin etong 2K clutch. Charles, kayang-kaya niya nga ba? Andun yung pagkuha ng split way push. Pero FallX once again, napakataas ng percentage niya in terms of clutch. He only has 10 kills. How is this possible? He's the first 2-digit kills para dito sa Vanguard, pare. Eh, grabe si FallX, man. Looking like a very hot commodity para dito sa side ng Vanguard, and they're glad to have him with this stacked roster. Pero yun na nga, Silent, gusto na rin i-push yung issue dito sa B-house, pero Ben nakakuha ng dalawa. And B-site, libreng-libre. Meron pang naiwan dito sa top mid. CLD, nakuha si Ba. And trap na naman yung Re7 dito sa may B-doors. Meron pang flank na mangyayari. Aaron, it's not looking good, brother. Napakahirap to isipin. Zik, once again, mukhang tutumba sa kamay ni CLD. And CLD trying to anchor all of the members, natatawid dun sa may gitna or pupunta dun sa spot na kung saan na nandun ang side ng mga members ng VG. Napakaganda ng pagbasa and IQ play on the side of CLD na protektahan na lang kung sino yung rorotate sa mga R7. Mm-hmm. LA control para sa side ng Vanguard, and they have been getting this over and over again, no? Despite na tatlo yung players dito ng Re7 dito sa long, napapalaban pa rin dito ng Vanguard kahit papano. And Aiden with the opening, getting si Silent at si Charles. Bim on the other side, dito naman sa may mid. Pero pinatigil na dito ni Zeke. Masyado na daw sila makulit! Zeke with the 3K sinagot! Pero si FallX ang nahuli. Si FallX ang nahuli. And every time na buhay si FallX, it's always possible. Si Van na lang yung natira. Dito sa A site, FallX, punong-puno pa yung HP na dito, Aaron.
ang hirap nito dahil mas mataas yung percentage of clutch win ni Folex up against the side of Va, pero andun pa rin naman talaga yung tiwala ng mga players on the side of Ria 7 na kayang i-clutch ito ni Va. But unfortunately, naghihintayan lang yung dalawa pero kailangan hindi magpakita pa, and as of now on the side of Va, dahil hintayin niya na lang, i-retake niya na lang, pero parang mas mahirap ito pag pinland pa to on the side of Folex sa may B-side. Mm-hmm. Yung Vanguard men, not gonna lie, they remind me of a certain Vietnamese team, pare. And to be specific, I think, pwede ba sabihin? Maybe Karahouse? Kasi may deadly trio din sila, no? Kasi yun nga, Karahouse, they have their own trio. Dito sa Vanguard, they have CLD, BEM, tapos si Folex. And once those three starts rolling, pare, napakahirap talagang pigilan. And I like what I'm seeing galing sa Vanguard so far. Pero si Va, pwede niya pang gawing 6 and 3 ang half natin dito. Pero Folex being extra careful, setting yung C4, meron siyang speed kit dito. Pero Va, 1 HP! Sure na sure itong si Folex with that Colt. And 7-2, Vanguard looking like it's gonna be a quick finish na naman. Unless kayang ibawi dito ng Re7 dito sa BL, pare. Ang ganda ng ginagawa on the side of both teams. At now 7-2 score. Mabilis agad yung nagiging casualty. Papasok dun sa may mid side. Napaka-aggressive on the side of Folex. Mukhang tatlo. Apat pa yung pwede niya mabiktima. Pero hindi niya naisip na pwede siyang puntahan on the side of Charles. 4 versus 3. Ganun kabilis na pinush out lang yung mid side. Yup. And that's one of the plays na you have to expect galing dito sa Vanguard, no? They love to go passive, aggressive, all over the place. Kaya nga sinabi ko kanina, di ba, Aaron? The strat book is deep para sa Vanguard squad. And it's gonna be confusing para dito sa Re7 having to read all of these plays at the same time. Tetsu will not get the kill gamit yung sniper, pero at least may information meron tao dito sa HM. Oh no, R7 ba ngayon ay mukhang pulado ang kanyang buhay. Nandun yung mga bomba na ibabato nila, pero nandun si Vam ay makakuha ng magandang kill. And again, going back to sa ating napag-usapan, nandun yung mga casualty and still, Vanguard, apat pa rin yung buhay sa kanila. Yup, yung go lang dito si Tetsu and si CLD. Pero tignan mo naman, man, kahit yung head glitch dito na angle, hindi pa rin kayang talunin ang dalawang players on the A side. C4 is down, RSEC na lang natitira dito sa may short side. Mukhang ibibigay na lang. And Vanguard 8-2. Mukhang yun nga, feeling ko may kasambyo piyata pagkatapos to, pare. Kasi masyado nga nagmamadali. May dinner pala to. Books pa confirm na lang pala. Na-reserve pala yung slot nila eh. May nahabol na oras. And still, Vanguard ngayon, 8-2 score. Ayaw nang pa-scorein pa ito mga players on the side of Ria 7. Still, Tetsu once again, nakuha nga ng magandang damage on the side of RSEC. Pero RSEC ngayon, napakahirap ito. Once na mag-push siya, pwedeng madaplisan lang agad siya ng ligaw na bala para sa mga players ng Vanguard at mapunish agad ito. And still, passive muna sila. Mag-iingat sa mga pwede mag-flank agad sa mga players ng Vanguard. Ano kaya yung pwede pa nila maging plano? Grabe. And look at this, man. Discipline lang talaga. Isang tao sa metal dito sa B. Isang tao sa entrance lang ng B house. You know, papalit-palit lang sa may doors area natin. And even then, meron pang isang tao dito sa window. Yung amount of information na nakukuha nila. Yes, meron pang flank sa high mid. Vanguard is all over the place dito sa mapa natin, Aaron. Pero yun na nga, nag-push na sila ng B-side. Uy! Nakapatong! Nakapatong sa isang player, pero Zikat ba? Getting the two players sa loob ng site. Pero buhay pa si Folex at si Aiden. That means it's very entirely possible. Pero merong ding mag-flank galing sa may mid-side. Aiden spotting etong si Zeke. 1 HP na lang, Va. Nakita na si Folex. Si Aiden na lang natitira. And mawawalan pa ka ng buhay. Nagulat yung mga B players. They thought they had it. Pero si Zeke at si Va bumawi, men. R7 nakakuha ng magandang pagbawid dun sa puntos nila. 8-3. Parang naging similar rin to dun sa naging pattern natin nung map number 1. And still, makikita mo pa rin talaga kung paano makakuha ng magandang disiplina na playstyle ang side ng Vanguard. Kahit nagkaroon sila ng shortage dun sa round na yon,
Naka-recover pa rin ngayon sila for this round. Mm-hmm. Pero kalmado lang, kalmadong depensa. At the same time, somewhat aggressive, no? Nandito si Aiden sa may Cat B area natin. Pero ine-expect natin ni Arsec. He made a bit of noise. So feeling ko narinig siya dito and a bit hesitant dito yung Rhea 7 na mag-commit dito sa may mid-site. So instead, they're gonna try to push dito sa may waters to clear itong Cat B. Pero at the same time, medyo dangerous to ha. Dalawang player nakabantay dito, Aiden, CLD. They take two down. Si CLD nakaalis pa nga dito sa may house B. Pero napakabagal ng reload. Arsec getting si CLD. Finally, si Bem getting Zeke in return. So it's a 2v2. Hindi pa set yung bomba dito. Arsec, very vulnerable. Pwedeng lumabas sa door ang isang player to try and get that planter. Pero hindi pa sila nagko-commit, Ben. Ayaw pa rin nilang ikasa, ayaw pa rin nilang kunin yung pag-asa. Pero syempre, ayan na yung vision, andun na yung tunog ng pag-plant na itong C4. Pareha sila nakatingin dun sa same angle, pero once na makakuha sila ng kill, double pickup setup ata itong makikita natin. Vang ngayon makakuha ng kill. Pero still, Tetsu, paano niya madidiscard yan? Paano niya makukuha yung reposition play? Pero uy, kuha lang ng information, pero doon sa may gilid ay makukuha pa rin nila. And good communication coming here on the side of Rhea 7. Nakakabawi na sila kahit pa paano. Yeah, I mean, if it's any time para bumawi dito, and it is definitely now, no? 1 point away from match point, pero Rhea 7, 4 points lang ipagitan between these two squads. It may sound impossible at first, pero ayun nga, sunod-sunod na magandang read lang galing dito sa Rhea 7 at sunod-sunod na mistakes dito ng Vanguard. Pwede pang umikot yung game natin dito, but still, pressure to perform para sa side ng Rhea 7 kasi 2 points na lang, this entire series is over. Sana hindi sila mag-crack under pressure para. Alam mo naman yung kasabihan, pressure makes diamonds. Looking at it, yung diamonds na yun, makikita mo talaga sa resulta na mas lumalamang pa rin yung kabilang team, which is the side of Vanguard. And Rhea 7, okay, 4-man setup dun sa may labas. Pero syempre, dahan-dahan nilang papasukan. Nandun yung mga lineups, nandun yung mga flashes na ibabato nila. Lahat mabubulag. And now, the side of DG, CLD ngayon na makakuha ng kill. And still, Silen, creating a space para dun sa kanilang team. Pero na-clear out na lahat nila yung gap. 3 versus 2. Titignan natin, Aiden and Zeke. Or Fall X, rather. Oh my... Headshot pa yun? That is... Okay, that is wild. Pero tignan natin, Fall X. 2... Sa HP, Silen, nakatayo lang! Oh, buti na lang nasalba ni Charles. Feeling ko na DC dun si Silen. Ooh, Aaron, that was too close for comfort, pare. Mas lumalapit yung laban ngayon. 5-8 is gonna be a good one. Pagpatuloy lang to ng Rhea 7 at itry na ngayon nila ipakita pa yung pwede nilang maging baon dito sa laban na ito. Because of the side of Vanguard, medyo nagko-collapse sila in terms of the positioning or yung magiging plano nila sa pagdepensa. Mm-hmm. Okay, pero napaka-aggressive dito sa short side. Ah. Si Fall X naghahanap yun ng opening from one of the players dito sa hulugan. And I think si Zeke yata yun yung hinahanap na dito sa gilid. Pero si Zeke, safe na safe dito sa box corner sa may babaan. Ay, pero narinig si Folex. He could be in trouble here. Dito sa short. Mm-hmm. Napakahirap to. Paano nga niya nila titignan? Charles, Va, and Zeke on the mid-side. Napaganda ng pag-pick-off nila. Natabaan ng grenade itong si Folex. Pero si Folex nakakuha pa rin ng magandang trade. Aiden ngayon ay tutumba on the side of Charles. Mabilis agad nila makukuha yung fall damage. Pa rin naman si Paul X, buhay na buhay, hindi na wallbang, pero nakakuha pa rin ng kill on the side of Zeke. Dalawa muna ang kanyang makukuha bago siya ma-pick off. Ganun yung casualty and yung mission na ginagawa niya ngayon niya on the side of Vanguard. Mm-hmm. 58 seconds na natitira, nagre-red na yung oras natin, pero napakadami pang oras para sa Rhea 7 para mag-decide kung anong side gusto nilang kunin dito. Pero dahil nga naandito pa si CLD sa may short area natin, this confirms na walang paparating dito sa A side, so there could be an early rotation galing sa A player natin. Or, actually, pwede nalang mag-big flank dito si CLD habang nagpre-prepare pa sila dito. Pero mali yung pina-flank niya, Aaron, nag-flank siya sa LA. Naku po, napakahirap to.
Mukhang isa lang yung nagbabantay. Charles, kailangan nilang makarecover on the side of Riasemen. Pero, wow! 2 kills para sa kanya. Pero Arsec, ito na nga ba yung magiging resulta ng kanyang pagbawi dun sa mga kills na pwede niyang kunin. Arsec, Tetsu, once again, sila ang magtatang pat dito. Pero si LD, by time na lang. By time na lang yung ginagawa niya. And still, going for the kill. Napakagandang disiplina for the side of BG, securing their match point para sa laban na ito. Grabe naman yung defensive player of the year-esque performance galing dito kay Bem sa B-side. Dalawa ang napatay niya. Good patience dito sa Metal Men. Inantay na talagang harap-harapan yung kalaban and just surprises him with another peek. Well played galing dito kay Bem, pare, at the end of the day. And in the same setup na naman. Actually, si Aiden yun naandito sa B-side. As Finico, hindi sila mag-aggressive play. Feeling ko, standard 2-3 lang. Standard 2-3 lang. May isang tao dito sa may tear. Pang-confirm ay! Lang. Pero Tetsu with the AK? Nakuha na si Silent dito. Mukhang gusto niya na rin makisali sa AK party, pare. Mas nag-adjust na siya eh. Kasi more on gunfights talaga na harapan yung nakikita natin. Other dun sa long distance game fight on the side of BG. Pero dun sa may taas, grabe yung pick-off. Grabe yung distant kill. Pero syempre, good play pa rin. Zik and Va up against the side of CLD, Folex, and Tetsu. Oh no, napakahirap to. Para ma-plant agad kasi ang dami nilang kailangan isipin. Pero Zik, binawasan yung problema nila. Kinuha si Tetsu. Pero dun sa may gitna, Folex ay si Silip. Pero good advantage pag nakuha ito ng mga players ng R7. And there we go. Nakuha ni Va, CLD. Kaya niya kaya i-clutch ito. In one of big three dito, pare, ng Vanguard. CLD instant headshot dito kay Va. Zeke, paano ka nga ba mag-react? Pwede siyang umakyat dito sa box papuntang short. Pero kailangan isang mabilisang akyat yung gawin dito ni Zeke before makakross pa dito si CLD. CLD with the opportunity para mag-tap ng defuse dito, pero inunahan na agad. CLD, naspatan niya agad dito si Zeke. Pwede siyang tumalon sa 5 box. Pero mali yung prediction niya. Umakyat na pala all the way. Zeke with the 1v1 win and 6-9. Humahabol pa dito yung R7, pare. It's possible. Di pa rin talaga sila mawawala ng pag-asa dahil nga dun sa napakadaming opportunity na nakukuha at nababawi nila sa isa't isa. And still, 9-5 score, isang panalo na lang na round at masisecure na itong ating match for the side of Vanguard. Pero R7, non-stop action para sa kanila. Mukhang nag-switch sila ng plano. They will go for the A-long. A-split yata mangyayari dito, men. Nagpaparamdam lang sila dito sa B-site para magstay yung mga defenders dito sa B. Pero short area. Kaso, tignan mo naman sino nakabantay. Mahirap to para kay Silent. Granted, he had a really good game. Pero si Folex, medyo naiinip na. Gusto niya siya yung magpipick dito. Pero nag-aantay pa rin ng go signal galing sa kanyang kakampi. Pero Zeke, sa cat B, Folex, the 2 headshots instantly na naman galing dito kay Folex. And magte 20 frags na ang idol nyo, Zeke. Peaking, finally taking him down. Masyado kang mainit, Folex. Kailangan mo muna magpalamig. CLD getting the return frag, pero si Arsec na lang natitira para sa kanyang team. Stuck dito sa LA. CLD with the peak. And that is game over para sa
of the Crossfire community. Napakadami rin talagang mga grassroots tournaments, hindi lang rin dito sa Crossfire Philippines, dahil andun rin talaga yung skill level ng mga teams na sa ibang tournaments, doon sila nagpapakitang gilas at dinadala rin nila, lalong-lalo na sa CFS PhD Impact 2024. This is gonna be a huge title din kung ikaw ang magiging kampyon for this summer. So, napakadami pa. Nandyan pa yung fall. And still, ang dami pang mga qualifiers na pwede kayong mag-join. Just don't forget to follow din yung ating Crossfire Philippines page. At ngayon, titignan natin yung set summary ng ating map number 2. And there we go. Oh my god, 0.74 headshot per kill with that volume? Wala naman. Wala. Colex is made for Crossfire para. Hindi masasabi. Ibang klase rin, no? Sinasabayan rin to on the side of Rim dahil dun sa percentage niya rin na meron siya, and especially the KD ratio na meron sila. And again, once again, on the side of Priya 7, nandun pa rin yung pressure na nabibigay ni Zeke, Silent, Lemon, Nova, and RSEC. But unfortunately, nagpa-fall down sila in terms of converting a round win para sa kanilang team. Napakadaming opportunity nakita natin on the side of Vanguard. Pero nandun talaga, this is what it is para dito sa map na ito, and a 2-0 sweep na nakuha nila. Yep, for sure. And having that victory, no, sa team mo pa, having Ben, CNT, and Folex all perform at the same time. Look at these stats. 1.73 KD, 1.42 para kay Bem, 0.88. 88% ng kills ni Bem is headshots. If all of your riflers are performing like this, pare, ganito talaga yung mangyayari. This doesn't mean na Re7 is a bad team. It's just that Re7 caught etong Vanguard on a really, really good day. So Re7, pili ko magkaka-good day rin sila men sa mga ibang matches nila. So hopefully we do see yung kanilang full potential sa mga next few games nila. But we're gonna have our match MVP, and I think we all know who it is, pare. It is your boy, Folex, with the absolute banger of stats, pare. Headshots per kill off the charts. Yung KD niya dito sa Black Widow really making all the difference. And dito talaga siya nagpop off sa Black Widow. And ayun nga, I've seen a few highlight videos na dito sa ating dito sa kanyang TikTok na he's been doing a lot of fragging dito sa Black Widow. So feeling ko at home lang siya dito sa map number 2. Nasa lunggahan, nasa bahay ni Folex. Doon nila nakisecure nga yung ating set number 2. And again, consistent MVP para sa ating match number 3. And I think doon magtatapos itong laban na ito for the day number 1. At napakadami pa natin kailangan makita sa mga susunod na mga play on the side of Vanguard. And especially sa mga rest ng mga teams pa na hindi pa naglalaro on the side of the first series. Siyempre, nandun yung kanilang pagbawi sa mga natalong mga team. And dun sa mga nanalo ng mga team naman, nandun pa rin yung pagiging consistent nila or yung pagiging matatag nila dun sa kanilang magiging standing. Yep, for sure, for sure. So, ayun na nga. Match MVP is gonna be Folex, of course. And I feel like we are nearing the end ng ating first day, pare. It has been quite the roller coaster ng buong araw dito sa ating CFS Impact. And I'm so glad na ako yung nagcast, you and me nagcast dito sa ating day number 1. Kasi day number 1, nagkakagulo na agad yung mga teams. Nagpapakita na kung sino yung magaling, sino yung malamig, sino yung mainit, sino yung mas lamang pagdating sa strategy, sino yung mas lamang pagdating dito sa ating barilan. So, this is gonna be quite a long season.
a lot of these teams with their own you know, magic, with their own gameplay na pwede natin tawagin. Pero ito na nga yung match results. 10-3 dito sa map number 1 and 10-6 para dito sa map number 2. Kung hindi nahabol yung match number 1, it is on Ankara and it was a bloodbath battle. Mm-hmm. Doon nakita natin yung mga main highlights on the squad of Vanguard. Especially Folex talaga. Ito yung pinaka-highlight player para sa araw na ito on the side of Vanguard. And especially yung threat niya and yung mga kaya niyang ibigay na ambag dun sa team nila is napakalaki talaga in terms of this win for this day number 1. Kaya kailangan rin maghihanda sa mga susunod na laban or sa susunod na mga makakatapat ng Vanguard. Gawin nyo lahat ng assignments nyo, tignan nyo lahat ng mga VODs.